Hindi na nga po nagkaintindihan ang mga sinasabi dito sa aming pinuntahan. Opo, nandito po kami sa palengke dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. At ito nga po mga kababayan, day off po namin. It's Friday! Siyempre pa, gabi pa lang may plano na. At gaya nga po ng dati mga kababayan, patak-patak ika nga contribution para po makabili kami ng aming mga lulutuin at nang meron kaming mapagsaluhan dito sa aming pananghalian. And for today's video mga kababayan ko, eto na nga po, yahoo! Magluluto po tayo ng gulay at samahan po natin ng pritong isda, yung pong pinakamurang isda na mabibili dito sa palengke, ang lumahan, yung pong maliliit para mura. O sige po, ganito lang po ang pagluluto niyan, pasarapin lang po natin, basic na basic. Ilan lang po ang ating mga ingredients dito mga kababayan. Meron tayong nabiling sitaw, talong, itlog, at meron din po tayong biniling lumahan, yung pong maliliit. Yun po ang pinakamura dito. Talupan na ang ating bawang at tuturin ng wagas. At pagkatapos, hiwain mo na po yan. Isunod mo na po ang sibuyas. Kailangan din po natin ng dalawang itlog. Ayan, babatihin po natin yan, itlog na yan, at lalagyan po natin ng konting asin. Hugasan na po ng mabuti ang talong at ating pong i-drain or gagamit po tayo ng kitchen towel kung wala naman pwede na po yung tissue. Napakadaling lutuin po nito mga kababayan. Ika nga ay kunting kimbot, luto! Sa pagluluto po ng ganitong gulay, kahit po anong lahok, pwede po niyong ilagay. Pwede pong pork, beef, o kahit ano po meron kayo sa inyong rep para po budget na budget ang dating. So ganito lang po ang pagluluto niyan. Ipiprito lang po natin ng bahagya yung ating mga gulay. Unahin po muna natin ang talong, isunod po natin yung ating sitaw. Ang putahe pong ito mga kababayan ay walang pinipiling panahon. Any season ika nga. Ang putahe pong ito mga kababayan ay bagay na bagay sa mga may pihikang panlasa, lalong-lalo na po yung ating mga anak na ayaw kumain ng mga gulay. Ito na po yung paraan para mapakain nyo sila ng gulay, sahugan ninyo ng kung ano-anong mga lahok. Gaya nga sinabi ko sa inyo kanina mga kababayan, pwede po ang pork, pwede po ang beef, at pwede rin po kahit na hotdog. Yun ang paborito nila, di po ba? Kaya yun po ang ating isasahog. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagluluto mga kababayan ko. At mega love shoutout sa ating mga subscribers, sa ating pamilya at mga kaibigan, at sa iyo na nanonood ngayon, mega love shoutout sa iyo. At ito na nga po, pagkatapos nating maipritos ng bahagya yung ating mga sitaw at talong, isunod na po natin ang itlog. At habang nagluluto po kayo mga kababayan ko, sabayanan ninyo ng kembot at samahan ninyo ng konting pagmamahal o kaya itudo na ninyo para mas masarap ang luto nyo. Kung ang napili po ninyo na isasahog ay itlog sa ating gulay, katulad nito, huwag na po ninyong pakalutuin ng maayos. Bahagya lang pong pritos, okay na. Ika nga imbalasado, mas maganda.
Okay na po yan mga kababayan ko. Maganda na po ang pagkakaluto ng ating itlog. So, iset aside po muna natin ang ating itlog at isunod po natin igisa yung ating mga bawang at sibuyas. Mag-prepare din po kayo ng toyo at oyster sauce para po sa ating pangpalasa. Pwede din po kayo maglagay dyan ng green or red bell pepper. Igisa lang po natin ng maputi yung ating mga ingredients at mismo isunod na po natin ang ating oyster sauce, mas maganda po mga 3 spoon at saka po yung ating soy sauce na 2 spoons. Igisa po natin ng mga 10 seconds at sunod na po natin ang ating green bell pepper at yun, isunod na po ninyo ang ating mga piniritos na gulay. Isa lang po natin ang mga ilang minuto pa at haluing mabuti para po ma-absorb ng ating gulay yung ating masarap na mga sauce at ilang mga ingredients. Tikman na po ninyo kung kulang pa po sa inyong panlasa ang alat, pwede pa po kayo magdagdag ng konting toyo. At sa punto pong ito, siguradong luto na po ang ating mga gulay. Isunod na po ninyo ang inyong piniritos na itlog. At mga kababayan ko, kunting kadyot na lang at luto na po ang ating masarap na gulay. At ito na po mga kababayan ko, lutong-luto na po ang ating masarap na gulay. Ayan, ihanda na po ninyo sa ating lamesa at isunod na po nating lutuin, ipipiritos na po natin yung ating nilinis na isda, yung pong alumahan. Yan po para masarap po at mas maganda po ang kombinasyon ng ating gulay at isda. Siguradong mapapayes ang inyong mga kasama, ang inyong pamilya sa sarap ng inyong luto katulad nito. Tara na po, iluto na po natin ang ating isda. At kabayan,
ihanda mo na po ang isang kalderong kanin mo dyan at siguradong mapapasarap ang inyong kain. Ayan po, luto na po ang ating isda at ready na po ang ating lamesa. Kaya kabayan, kung ngayon ka lang napadaan o napadpad dito sa ating channel, sana po pakilike mo na yan at pakishare mo na rin po. At kabayan, mag-iwan po kayo ng bakas para naman napakasaya ang dating. At huwag niyong kalilimutang mag-subscribe at pindutin ng wagas yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Maraming pong salamat kabayan. Oh, shout out po! Shout out! Kain po na po tayo. Kain tayo.